Sunod-sunod ang pagre-report sa PNP headquarters ng mga pulis at dating pulis na kabilang sa mga nasa drug watch list ni Pangulong Duterte. Si PNP Chief Ronald De La Rosa hindi na itago ang inis sa mga pulis na nasa listahan. Makibalita tayo kay Maris Umali. Sinabi ko na sa inyo, sagot ko kayo personally and officially. Kung hindi pa ba nasapat sa iyong gunggong umalis ka sa pwesto. You separate yourself from the PNP. Do not destroy the young men and women who are true to their country. Huwag ninyong sirain ang PNP. Huwag ninyong sirain ang forces. Binigyan lang ni Pangulong Duterte ng 24 oras sa mahigit 150 opisyal at tauhan ng gobyerno na sangkot umano sa droga para kusang sumuko at linisin ang kani-kanilang pangalan. Kasama nga rito ang mga dati at kasalukuyang opisyal ng pulisya. Ang isa sa mga pulis na nagtungo sa tanggapan ng CIDG, naging mailap sa media at nakipaghabulan pa. Sir! Siya si Police Chief Inspector Roberto Palisok ng MPD Station 7, isa sa mga pinangalanan ng Pangulo. Tumangging magbigay ng pahayag si Palisok sa harap ng kamera at sinabing naghatid lang siya ng mga dokumento sa opisina. Nakita rin sa tanggapan si Police Chief Inspector Rio Maymay. Aniya voluntaryo ang kaniyang pagpunta pero tumanggi itong magbigay ng iba pang komento. Bago niyan, apat sa pinangalan ng pulis ng Pangulo ang nagpunta sa Camp Crame pero hindi sila nagbigay ng pagkakakilanlan. Mula kanina alas 11 na umaga, umabot na sa 31 pulis at isang retired pulis ang nagpunta sa PNP headquarters para kusang magpaimbestiga sa pagkakasangkot umano nila sa droga. Ilang police commissioned officers pa na sangkot daw sa droga ang kusang nag-report sa Police Regional Office 6 sa Iloilo. Sina PO1 Norman Adarlo naman ng Puerto Galera Police at Mark Canete ng Regional Public Safety Battalion ng Mimaropa, matagal na raw nasibak sa serbisyo bago pa man daw pinangalanan ng Pangulo. Ayon sa Regional Public Information Office ng RPO Region 4B, itong 17 ng Mayo natanggal si Adarlo dahil sa pag-awol nito. Si Canete naman, 2013 pa nang madismiss dahil sa kinaharap nitong criminal at administrative cases. Hindi naman mapigilan ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang kanyang galit sa mga pulis na nadawit sa kontrobersya. Yung mga pulis, sinasabi ko na kanina, pag sila'y bumalik sa sarili lang, sa dati lang ginagawa, sobra ng ginagawa lang na offense, papatayin ko sila. Papatayin ko yung mga pulis na yan. Pag sila'y bumalik sa pagbibinta, pag-recycle ng droga, papatayin ko yung mga pulis na yan. Patuloy naman inaantabayanan ng pahayag ng iba pang mga aktibo at retiradong pulis na pinangalanan ni Pangulong Duterte. Lalo pa raw paiigtingin ang PNP ang kanilang kampanya kontra sa illegal na droga. Ayon sa tagapagsalita ng PNP, masusi nilang iimbestigahan ang local officials, judges at mga pulis na pinangalanan ng Pangulo. Maris Umali, GMA News.